Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay papanoodin natin yung isang testimonial ng aking isang estudyante na kinoach ko. So, kapapasa lang niya ngayon ng certified bookkeeper. And I hope this video will inspire you how to get your dream title na CB. So, take note guys, this video is for inspirational and I hope I get some comments from you guys so we can further improve this video. Hello, ako nga po pala si Michael Gallo. At ito po yung journey ko kung paano po ako naging certified bookkeeper under by Asset Pro at isang taong tumulong sa akin kung para maabot ko po ito. At si Ate Des po yun. Actually, yung journey ko po to become a bookkeeper ay parang roller coaster. Kasi, imagine po, nag-inquire po ako sa test na kung meron po silang examination. Sabi nila, wala pa daw kasi marami pa silang mga papers na chine-check. So, ayun, naghanap ako ng another option kung ano bang pwedeng i-exam like bookkeeper. So, naghanap ako sa Facebook at luckily, nakita ko po yung Asset Pro. So, ngayon, since wala naman din akong idea about Asset Pro, so, naghanap naman po ako dun sa YouTube channel. And then, nakita ko po yung page ni Ate Des about sa mga nakapasa na mga estudyante niya. And, hindi na ako nag-alinlangan. Nag-comment ako sa YouTube channel niya. Sinabi ko na I'm willing to get certificates. Yun nga dati sabi ko, gusto kong kumuha ng certified tax bookkeeper tsaka certified bookkeeper pero sabi-sabi ko ano parang mahal pa yung certified tax bookkeeper eh. So sabi ko na lang Ate Des, pwede po bang mag-ano ng certified bookkeeper lang muna. So ayun, sabi niya go, kaya mo yan, believe in yourself. Kasi habang bata ka pa, kuhunin mo yung lahat ng mga certificate hanggang kaya mo. So ako at first, I'm in doubt to myself. Napaghihinaan ako ng loob kasi baka hindi ako makapasa, sayang yung pera. At ang daming what ifs, what is it? Baka umagsa ako. Paano kung mag-failed ako? Paano, basta ang daming negative thoughts na sumagi sa isip ko. Pero, alam mo yung maganda dun, si Ate Des, binibigyan kanya ng positive thoughts. Hindi kanya binibigyan ng mga bad vibes. Sabi niya, kaya mo yan, tiwala lang sa sarili, at nandito din naman ako to guide you. At hanga-hanga ako sa kanya. Meron siyang fighting spirit. Tapos yung spirit na yun is binibahagi niya sa ibang tao para mabigyan ng lakas ng loob sa sarili, kumpiyansa sa sarili na maging better version sa sarili nila. At happy ako kasi Ate Des is the best mentor of all. Hindi ko malilimutan yung times na sobrang nahirapan ako during review. Paano ba naman, tagal na akong graduate. So, yung ibang mga lessons na napag-iwanan na. Sabi ko kay Dedes, Ate Des, paano to? Ano gagawin dito? Paano ko maintindihan itong ganito? Hindi ko maintindihan ng maayos. So, ayun. Ginawa niya yung way niya na paano ko maintindihan ng madali na hindi ako nahihirapan. At tapos, binigyan pa niya ako ng mga tips and advice during review na dapat maging resourceful ako, dapat maging
skillful and work harder. Kasi sino ba naman din yung magbe-benefit nitong success kapag hindi ka nag-sacrifice, kung walang hard work, kung petics lang, 'di ba? So ayun. Tapos grabe yung kumpiyansa ko, yung belief ko sa sarili ko tumaas. Like dati napaka negative ko. Baka ganito, baka ganyan, baka ganun. Sabi niya sa akin, gawin mo. Gawin mo yung gusto mong gawin. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Yan yung word na tumatak sa isip ko nung sinabi niya to this. Hindi ka magiging success kung nandyan ka lang parati sa mga what ifs mo. Gawin mo yung uncomfortable things na hindi mo pa ginagawa before kasi natatakot ka na baka mag-fail. Hindi ka mag-fail kung hindi mo susubukan. Grabe yung ano, hindi lang siya mentor, kundi para mo na siyang best friend si Ate Des. Grabe. Ang daming enlightenment sa buhay. Yung may advice ko lang sa mga aspiring bookkeepers dyan na believe in yourself. At kung merong ganitong opportunities na darating sa buhay natin, grab it without hesitation, without na walang what ifs. Kasi hindi mo makikita yung ganda ng future mo kung hindi mo sisimulan ngayon. And besides, meron naman tayong God. Diyan si God na para tumulong sa atin sa mga future plans natin. And especially, meron siyang mga tao na inilaan para gumabay sa atin sa journey natin. Tsaka, huwag tayong panghinaan ng loob kung sakaling mahihirapan tayo sa journey natin kasi it's part of the process and believe sa mga taong nandyan parati sa atin na tutulong para maabot yung dreams natin. Mahirap sa simula pero kapag nasimulan mo na, promise, yung effort, yung sacrifice mo is totally worth it. Kaya nga ako nagpapasalamat ng sobra kay Ate Des kasi siya yung naging parte ng success ko ngayon at sa mga susunod na mga journey ko sa buhay, especially sa mga certificates na kukunin ko. Hindi ko siya malilimutan kasi I treat her as my eldest atin. To Ate Des, I hope na marami ka pang matulungan na kagaya ko na aspiring sa pag-abot ng mga dreams nila, especially sa mga certificates na gusto nilang i-achieve. And I hope also na bigyan ka ni Lord ng good health as always at laban lang sa buhay. Road for another milestone sa buhay natin. Thank you so much, Ate Des, and I'll never forget you. Salamat! God is saying to you today, believe what you pray for. Believe with all your heart, and it will be yours.